Nakakawindang ang episode natin ngayon, no? Nakita ko lang to dahil may nag-send sa atin na isang 30s. Noong 1931, may isang batang babae na 5 years old ang nanganak. Na kung kinukumpirma ko kung totoo siya o hindi, at totoo pala siya. Ang pangalan ng babaeng ito ay si Lina Medina at nag-anak siya ng isang batang lalaki at age 5 niya, gaya na sabi ko. So, ang tanong ko, paano nangyari yun? Diba hindi pa naman kaya magbuntis ng isang bata? Kaya nakakapanghinala kung hoax ba siya o hindi. Pero totoo pala, nag-anak pala talaga siya at age 5. Mamaya aalamin natin kung paano nangyari yan. At ang isa pa pinagtataka ko, kaya na rin bang bumuntis, no, ng isang batang lalaki? So, ibig sabihin, isang matanda yung nakabuntis sa kanya kung ganun man ang nangyari. Nakakawindang talaga tong kwento na to at mystery talaga kung mystery. Anyway, mag-like, share, subscribe and hit the notification bell na kayo kasi may pag-giveaway tayo na phone every month. Puntahan na natin na tap. Diyos ko, nashock talaga ako sa kwento na to. Si Lina Marcela Medina de Jurado ay pinanganak noong September 23, 1933. Isa siyang Peruvian na nakumpirmang pinakabatang nanay sa history. Nag-anak siya at age 5, 7 months and 21 days. Ganun ka bata. Ayon sa mga medical assessments, no, napatunayan na nga nila na nagkaanak siya at nabuntis siya at age 5. Mga alamin natin yan mamaya kung paano nangyari yan. Sabi dito, no, na dinala daw siya ng parents niya sa ospital dahil lumalaki yung abdomen niya, yung abdominal size niya. Sabi nila, akala daw ng mga doktor na tumor lang yun. Pero hindi pala. Nasabi ng doktor na si Gerardo Lozada na 7 months na pala siyang nagbubuntis. So halos 4 years old siya nung binuntis siya ng kung sino man yung nagbuntis sa kanya. Diba? Pedophilia po ang kwento na ito. Diyos ko, day. Isang buwan at kalahati pagkatapos daw ng diagnosis ay nanganak na siya via cesarean section dahil hindi kayang mag-anak ng bata ng ganon. Hindi kayang umirin ng napakaliit pa masyado ng matres at ng pasensya sa term ng Pepe. Hindi pa kaya ng bata yon, kaya siya na cesarean. Yung surgery ay pinerform ni Lozada, ni Dr. Busalo, sana'y tama pagkakabanggit ko, at si Dr. Colareta na nag-provide naman ng anesthesia. So, eto na yung tanong, paano nabuntis yung isang bata? At nalaman ko ngayon, kaya ba magbuntis ng isang batang ganun? Eto na yung tanong. Sabi dito, at alam naman nating lahat, na ang mga babae ay kaya lang nga maging buntis at magkaroon ng anak simula puberty nila pag nagkaroon na sila ng regla. Ayan, binasa ko rin to talaga dito. At humihinto naman to, di ba, pagka menopause na. Ang average daw na reproductive years ng mga tao ay ages 12 to 51. No? 12, dyan na halos nag-uumpisa ang puberty cycle ng isang babae, di ba? Ang fertility ay nagde-decline habang tumatanda ka. Kaya mas mahirap mag-conceive kung mas matanda ka. Oh, eto na, paano siya nabuntis? Although speculated na hoax lang to, miski ako nung binasa ko, hindi ako naniniwala. At first, maraming doktor ang nag-verify sa mga biopsy at x-ray nung fetal skeleton dun sa utero. At ang mga picture ng mga doktor na nag-aalaga sa kanya nung nagbubuntis siya at pagkatapos niya magbuntis. Eto na yung kalagayan niya kung bakit siya nagbuntis. Isa daw sa kada 10,000 mga bata ang may kondisyon na tinatawag na precocious puberty. Ayun pala yun. In which the child's body reaches sexual maturity before age 8. Before age 8, may puberty na sila. Kaya meron tayong mga, kung mapapansin nyo sa ibang kaibigan nyo, ako rin napapansin ko, bata pa lang sila, ang laki na ng dede. Pasensya na, hindi po, basta sa ibig ko sabihin. Pero may mga kaklase akong ganun, ang laki na ng dede nila. Grade 2, grade 3 pa lang, diba? Meron maagang nire-regla. Yun pala yun, yung precocious puberty na tinatawag. Nagde-develop yung kanilang katawan at an early age, acceleratedly. Mas mabilis. May mga analysis daw na nagsasuggest na si Medina ay na-reach niya yung menarche as early daw as 8 months, no, after birth. At may mga nagsasabi pa na at age 3 ay nire-regla na rin siya. Napakaaga naman talaga nun, di ba? Marami pa rin, gaya nga nang sabi ko kanina, ito pinakita rin dito. May mga examination na nagpapakita na malaki na yung dede niya, yung hips niya, wide na yung hips niya, at advanced na rin yung bone growth niya. Okay, so pagkatapos niyan, okay, nabuntis na siya,
Nanganak na siya. Ang tanong, sino yung tatay? Sino yung tatay niya? Hindi ni-reveal ni Lina Medina kung sino yung tatay niya o kung paano siya nabuntis. Nakakahiya naman kasi talaga, di ba, kung sarili mong tatay. Pero hindi dapat sinasabi mo yan eh, pag ganyan. Pero may mga nagsasabi na ni hindi niya rin daw halos alam, kaya hindi rin niya mapatunayan or hindi rin niya masabi kasi naman ang bata niya pa, di ba? She couldn't give precise responses daw pag tinatanong siya. Sino ba naman? Ang bata niya pa. Eto na, yung tatay niya mismo ay inaresto sa suspicion ng child sexual abuse. Pero nirelease din siya dahil wala daw ebidensya. Hindi nasabi, hindi na nalaman kung sino yung biological father ng anak niya. Pero ang spekulasyon ay ang tatay niya. Kung tatay niya man yun, Diyos ko, dahil talaga, di ba? Yung, anong tawag dito, yung apo mo ay anak mo. Ang gulo. At saka, di ba may ano yun, pagka mag-anak mo, merong pagsarili mong dugo. Para may mga deformities na nangyayari. So, bawal talaga is mag-incest. Yung anak niya ay lumaking healthy. Although namatay yung anak niyang lalaki noong 1979 dahil sa bone disease. 40 years old yung anak niya, no? So, paano yung naging buhay niya pagkatapos, no? Nung kabataan ni Medina, no? Nagtrabaho siya bilang sekretary sa Lima Clinic of Lozada na nagbigay sa kanya ng edukasyon at tulong sa kanya para mapag-aral ng high school yung anak niya. Pinakasalan niya si Raul Jurado na naging tatay ng pangalawa niyang anak noong 1972. Noong 2002, buhay pa ata si ano ngayon, no, si Lina Medina. Nakatira daw siya sa isang distrito ng Lima na tinatawag na Chicago Chico. Hindi pa rin siya nagpapa-interview hanggang ngayon. Pinaaalis niya lang if may mga reporters na gusto kumausap sa kanya. Actually, nagkaroon din siya ng deal, no. May gusto nga gawing yung buhay niya pelikula, pero tinurn down niya kasi nakakahiya naman, 'di ba? Na personal life mo gagawin pang pelikula, and at her age talaga, ang bata niya pa. Hindi naman talaga dapat siya na-expose sa ganun karaming mga bagay-bagay. Pero sana nga ay nahuli yung kung sino man yung nang-rape sa kanya, diba? So, yun na yung video natin ngayon. Nakakagulantang lang na ganito pala, may mga ganitong pangyayari pala na nangyayari sa mundo. Na-shock ako na pwede pala magbuntis ang mga bata. At sana'y wala na magbuntis ng mga bata dito sa atin. Kasi kung nanonood kayo ng mga investigador, mga ganyan, marami talaga ng mga tatay na nang-rape ng anak. Mas concerned ako doon sa pang-rape ng tatay niya. Kung tatay niya man yung nagbuntis sa kanya, mas concerned ako doon kaysa sa pagpanganganak niya ng maaga. Although, connected yung dalawang yun. Nakakagulantang lang. Nakakasyak ng nagbasa-basa talaga ako. At maraming salamat sa mga nagsisend ng kwento na to. Sa mga nagsisend ng suggestion sa akin. Sa susunod, parang gusto ko na nga ilagay yung pangalan nung nagsuggest para mas maingganyo rin kayo magsuggest. At lagay nyo lang sa ilalim kung ano yung gusto nyo na next na episode natin. Bago natin tapusin tong video na to, mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell kayo kasi may pag-giveaway tayo ng phone every month. At tatanungin ko kayo, sa tingin nyo, sino kaya yung bumuntis dito kay Lina? Comment yun lang sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro III. Ipapaalam. Narinig mo na ba ang kwento ni Sleeping Beauty? Alam natin na hindi totoo ang mga fairy tales, no? Pero may isang babae na halos 100 taon na ring natutulog. Tignan natin ngayon ang kwento ng real life Sleeping Beauty daw na si Rosalia Lombardo. Ito yung mga larawan ni Rosalia Lombardo. Kung titignan yung maigi, maihahambing nga siya kay Sleeping Beauty dahil sa angkin niyang ganda. Isa pa, no, sa mga misteryo, actually, totoong nangyayari kasi ang daming documentation, yung paggalaw ng mga mata niya. Isa yan sa mga misteryo na inaalam ng mga tao. Hindi siya talagang patay. Parang ganun yung sinasabi ng mga tao. Eto siya sa loob ng coffee niya, yung glass coffee niya. Kaya nga nasabi kanina, simula noon, hindi pa nabubukas yun. So, yun lamang po. Mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell na kayo kasi may pag-giveaway tayo. Ito si Claro III. Nagpapaalam.